Well, over 1.9 million confirmed cases of coronavirus have now been reported worldwide. That's according to Johns Hopkins University, who say the number of deaths due to COVID-19 has now crossed the 120,000 mark. The U.S. still has the highest number of infections, with more than 582,000 cases and over 23,000 fatalities. Spain has the second highest number of infections at over 172,000, with more than 18,000 deaths. Italy has over 159,000 confirmed cases, with almost 21,000 deaths. While in France, the number of infections is above 137,000, with close to 15,000 deaths. And the UK has just over 89,000 cases, with almost 12,000 deaths. So now we're hearing about some people in some states protesting stay-at-home orders aimed at slowing the spread of coronavirus. In Michigan, protesters followed social distancing guidelines by driving around the state capital of Lansing, hoping to cause a traffic jam. Grady Trimble was there, reports in Lansing now. What happened? It's Grady. Well, Bill, it's still going on. This thing started at around 11 o'clock this morning, and it shows no signs of stopping. They wanted to clog the streets here, and that's exactly what they're doing. They're sending a message to Governor Gretchen Whitmer that they don't agree with her stay-at-home order. They say it goes too far, takes away their rights, and in some cases is too arbitrary. For example, you can go on a sailboat or a canoe, but not on a motorboat. You can't go to a second home if you live in the state, but someone from out of the state can drive to their second home in Michigan. And at big box stores, you can buy groceries and medicine, but there are certain areas of the store that have to remain closed, such as the parts of the store that sell paint, carpet and flooring, as well as garden supplies and furniture. Many of the people I spoke to here say there are such strict provisions and that the governor did this for her own political ambitions. Listen. And I can't go between those houses. You can't buy paint. You can't buy lawn. You can't buy lawn fertilizer or grass seed or whatever. I mean, come on. I think she's doing it so she can get national press like this and be Joe Biden's vice presidential candidate. I don't know what. I don't know what other reason. It's just crazy. Governor Whitmer says she understands people are frustrated and angry, and she also says she supports their right to protest like this. She just hopes they do it in a way where they practice social distancing and don't jeopardize their health or the health of the first responders here. A lot of the people I talk to, Bill, say they're okay with a stay-at-home order, but they think it shouldn't be one size fits all. For example, there are a lot more cases in Detroit than there are in rural parts. That's unbelievable. Grady, keep an eye on it. Thank you. It's loud. Grady Trimble, Lansing, Michigan. Thank you very much for that, Grady. We've got more now on that deadly storm system that Mola talked about. At least 33 people have died as tornadoes carved a path of destruction from Texas to the Carolinas. This outbreak comes as the entire country deals with the coronavirus outbreak. And tonight, the storms are barreling up the East Coast, and nearly 60 million Americans are under watches and warnings. Maria Villarreal is in the hard-hit Monroe, Louisiana. Maria? We know, Nora, 12 homes in this neighborhood are completely destroyed. The family living here just had seconds to find cover before the tornado ripped right through their home, tearing apart the walls and the roof before moving east to do more damage. Sunrise revealed a stark new reality in Bassfield, Mississippi. Massive damage left behind a surreal scene after a powerful tornado packing 150-mile-per-hour winds swept through 18 counties yesterday. Hundreds of homes and businesses were swept off their foundations. Mississippi suffered the highest death toll of at least 11 killed. We just hunkered down, and all of a sudden it quit. We were nigh of it. I mean, it just went calm. Some had no choice but to spend the night in a shelter, making concerns about coronavirus and social distancing an additional worry. Overnight, the storm steamrolled through 12 states from Texas to West Virginia. CBS digital journalist Jesse Mitchell covered the devastation in Georgia. This is the hardest hit area in Chatsworth, where five people were killed. Chris Watson is picking up the pieces of his home. He and his wife took shelter in their bathroom when their trailer took a direct hit Sunday night, sending them 75 feet away. You were in the closet? When it picked the trailer up and throwed us out about 10 feet apart.
God was watching us. Yeah. Here in Monroe, Louisiana, the Grayson family was watching local church services on their television when the tornado warning came through. 10 people were inside, and they all survived. As long as we're here, I mean, we just got to keep surviving, keep striving, come together and make this work, help each other through hard times. That's all I can say. That's the only way, no other way. Keep God first. Officials say that this damage is consistent with an EF3 tornado, and now the system that moved through here is hitting the northeast with wind gusts up to 70 miles per hour so far. Nora? All right, Maria, thank you so much. Come on.
Todo rato. Pakitik, okay na? Yeah. I just keep trusting my Lord. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord, and He gave a song to the storm clouds dark in the sky. Sa wakas, kaya pa'y
Pakibukas po daw yung mga video po. Sister Beth, magandang gabi po sa inyo. Ma'am Hana, magandang gabi po. Sir Ben, magandang gabi po. Ma'am Virginia, magandang gabi po. Ano po, Sister Virgie? Ako po? Siminggito po ba? Pwede na tayong manalangin? Opo, pwede po. Okay, Sister Virgie, pwede manalangin. Let us pray. Tayo lumuhod para sa panalangin. Okay. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po. Sa loob ng isang linggo, binigyan mo kami ng biyaya ng aming mga kalusugan upang patuloy po kami makikinig ng Ebanghelyo sa pamagitan po ng online. Ama, sa gabing ito hinihiling po namin sa inyo ang inyong presensya sa bawat mga kapatiran ngayon nakikinig at nanonood sa inyong Ebanghelyo. Panginoon, lumalapit kami sa inyo ngayon at nagpapasalamat na sa kabila po ng mga dumating ng mga pagsubok, lalong-lalo na po sa salot dumarating sa aming bansa. Nawa Panginoon, kami patatagan niyo po sa aming mga panampalataya ng sa ganun ama, hanggang sa inyong muling pagbabalik kami matatagpo at kami po inyong makasama sa langit na bayan na kung saan naroon kami makasama na kayo habang buhay. Ama, sa gabing ito, hinihiling po namin na kung sino man po ang mga kapatiran namin na mayroong karamdaman, maari ba Panginoon na hipuin po ninyo sa inyong makapangyarihang kamay ang kanilang mga karamdaman upang sila'y gumaling. Ganon din po ama Panginoon, ingatan mo kami, itago nyo kami sa inyong mga papak ng sa ganon ama, yung salot na ito ay lalong lalagpas sa amin at hindi po niya kami madadaanan. Lumalapit kami sa inyo Panginoon dahil kayo po ang aming tanggulan. Kayo po ang aming ama na siyang batong matibay na aming kandungan. Kaya Panginoon, nanganlong kami sa inyo. Dahil sa anumang mga pagsubok, kayo lang po ang aming matatakbuhan at kayo lang po ang aming ama na siyang nagbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po Panginoon na sa kabila po ng lahat, sa kabila ng mga pagsubok na ito, hindi niyo kami iniwan. Kaya patuloy niyo kami samahan, Panginoon, upang patuloy kami makinig ng inyong Ebanghelyo kahit sa anumang pong paraan. Maraming salamat, Ama, sa mga kapatawaran niyong pinagkaloob sa amin. At nawa po, samahan mo kami lagi sa araw-araw naming mga ginagawa, lalong-lalo na po sa gawain namin gabi-gabi. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagdugon sa aming dalangin, sa ngalan ng aming tagapagligtas na Jesus. Amen. Kapatid, binabati ko po ang lahat ng participant sa gabing ito at manunood sa pamamagitan po ng internet ng isang magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid ko. Pangsiyam na gabi na po tayo ngayon sa ating crusade. Ang una po, the book that can transform you.
Pangalawang gabi po, Rise of Paul Prophet. Ang pangatlo, Antichrist Part 1. Pang-apat, Antichrist Part 2. Ang panglima po, The Forgotten Commandments. Ang pang-anim, The Plaque Return. At ang pang-pito, The Rise of Spiritism. At ang pang-walo, True Church. At ang ngayong gabi, ang tatalakayan po ng ating magiting na speaker, Mark of the Beast. Kaya po mga kapatid, nagpapasalamat po ako yung nakakumpleto na po ng attendance nito na pang-siyam na gabi. Ako po ay, pagkakalam ko po ay pangalawa pa lang po ito ngayon. Ito po ang pagkasunod-sunod ng ating programa. Ang inspiration po, pinangunahan po ni Sister Laila Idar and Brother Oliver Lanyuhan. Opening song po, ang ating team song ay Just Keep Trusting My Lord. Ang opening prayer po natin ay si Sister Virgie Laksamana. Siya po ay Women's Ministry Department, Head North Caloocan Church. Welcome remark po ang iyong lingkod, Elder Wilson Maiso. Ang ating health lecture, Doktora Juan Flores. Doctor, Values for Mission and Spiritual Transformation Council. Philippines International Incorporation sa Camp Crami, Quezon City. Isa rin po siyang President and Scholastic Informative Academy Incorporation. At siya rin po ay Health Lecturer, Grace Wellness Center. Ang ating pong special song ay si Sister Aiha Gasindo from Tanumay Church, Valenzuela. Siya po ay anak ng isang member ng Point of Praise. Ang ating pong speaker ay walang iba po na masipag na ating brother na hindi po siya napapagod sa gabi-gabi na pagbibigay ng pabalita sa atin upang lumakas po ang ating pananampalataya. Siya po ay si Brother Blaise Balansan. Ang ating naman pong appeal song, Sister Bianca Idar. Ang closing prayer po natin ay si Brother Lloyd Undag. Siya po ay Head Deacon of North Caloocan Homes Church. Closing song, ang ating team song ay Just Keep Trusting My Heart. My Lord, I'm sorry. Ang ating programa ayon sa pangyayari, ayon sa pagkasunod-sunod. Pinasasalamatan ko po ang nag-organize po nito. Hindi ko po lahat mababanggit. Pinasasalamatan ko po si Brother Noel Idar sa kanyang kasipagan at si Brother Jeven Onyo na siya po ang Dark of the Light, kay Architect Maiton Balajang, Elder, ang Head Elder ng Bayan Nubaliches, si Brother Elder Herson Alvarez. Pinasasalamatan ko po dahil hindi po kayo napapagod sa pagbibigay po ng pagbibigay nagpapalakas ng pananampalataya sa ating mga kapatid at manghikayat sa ating mga kapatid. Ito lang po mga kapatid. Ang magandang gabi ulit.
Ma'am Joanne, okay na po. Ma'am Joanne, okay na po. Ako na po, kuya? Apo, ma'am. Okay na po. Okay, magandang gabi po sa lahat po ng nanonood at nakaabot po ng aking tinig. Sa gabi ito po ay nais po namin i-share sa inyo ang secret to live a healthy long life upang atin pong maproteksyonan ang ating sarili sa pandemic po na ngayon na walang iba kundi ang COVID-19. Sa gabi po ito ay nais ko i-share sa inyo ang tinatawag nating The Law of Health na kung saan po ay ayon po sa ating pag-aaral, meron po tinatawag na nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest, and trust. Sa gabing ito, ang tatalakayin po natin ay ang temperance o ang self-control. Marami po sa atin, sa panahong ito ay nais baguhin ang ating mga sarili. Nais nating tigilan at iba't iba nating mga natawag na kasanayan ng gawin, katulad ng paninigarilyo, pagkain ng mga kung ano-anong bagay na hindi nagdudulot ng kagandahan sa ating katawan. Ang iba naman ay nais ng hintuan ang kanilang paninigarilyo, pag-inom ng alak, nais din pigilan ang kanilang sarili para magkaroon sila ng panahon sa kanilang mga sa kanilang anak, sa kanilang pamilya. At ang iba naman ay lagi nagkakaroon na tawag natin na nais iwasan ang mga sweets o anumang matatamis na nagdudulot sa kanila ng sakit tulad ng diabetes. Ang iba naman ay nais ng gumising ng maaga, subalit napakahirap talagang gumising ng umaga higit sa lahat kung ikaw ay gabing-gabi na o madiling araw nang natutulog. Sa law of health po, kailangan tayo nag-exercise, umiinom ng tubig, kailangan na tayo nagpapainit sa araw. Subalit alam niyo po ba, kahit alam natin yung lahat ng yan, subalit wala tayong self-control o pagpipigil sa ating sarili, napakahirap po itong gawin. Alam niyo po, sa panahong ito ay mula bata hanggang matanda, napakahirap po nilang gawin ng self-control. Kung nakikita niyo po dyan sa screen, maging ang bata, dun pa lang po sa paggamit ng computer o nagtatawag nating cellphone, pag kinuha niyo po sa kanya yan, napakahirap kontrolin yung kanyang sarili at talagang iiyak. Ang mga matatanda po, ganun din. Ang mga kabataan, kahit anong gawin natin, lalo na ngayon sa COVID-19, naka-quarantine tayo, lahat po ay nakatutok sa cellphone, sa TV, at madalas po ang mga matatanda, ganun po ang ibang mga kabataan, natutulugan na lang po na nasa paligid nila yung cellphone. Subalit marami po sa atin ay gustong-gusto po talagang iwasan yung mga bagay na yan. Subalit ang hirap po natin gawin. Sabi nga po dun sa kanta, gusto kong bumait, subalit di ko magawa, sabi pong ganyan. Alam niyo po ay ako po o kayo po ba ay pagod na sa mga bagay na talagang nakakapagod? Alam niyo po ay sa aking pong experience, ngayon lang po ako natitira ng ganito katagal dito sa aming tahanan. Madalas po talaga ay lagi akong wala. So lahat po tayo ay meron tayong mga broken promises. Na kung saan po lahat ng broken promises natin sa ating sarili, nagdudulot po sa atin yan ng unhappiness o hindi tayo nagiging masaya. At alam ko po na halos karamihan sa atin ngayon ay hindi masaya sa mga nangyayari sa ating paligid. Sapagkat nasanay po tayo sa mga bagay na atin pong ginagawa pang araw-araw. At lahat ng bagay na ginawa po natin araw-araw, yan po ay isang habit na kung saan ay tinatalian ng ating mga kamay. Sabi dito, and our personal lifestyle is often little more than the sum total of our habits. Yung araw-araw natin ginagawa, yung ating iniisip, sinasalita, lahat po yan, kinakain, lahat po yan ay habits natin. At alam niyo po ba kung paano man na-perform ang habits sa isang tao? Ito po ay nag-uumpisa sa ating brain. Establishing habits, sabi dito,
brain scientists have discovered that any thought of or action repeated over and over, ang tawag po dyan ay habits. Halimbawa po, pag ang habits po natin ay nagkakaroon po ito ng physical and chemical reaction sa ating utak na kung saan kahit anong ating gawin, nakasanayan na natin ito, mahirap muna po natin itong tanggalin. Halimbawa lang po, yung pagtatali ng ating sapatos. Alam niyo po, pag tayo po ay may sapatos at ang sapatos po natin ay may tie, automatic po hindi natin kailangan isipin na ito po ay ating itatali. Pag tayo po ay papasok sa ating tahanan, automatic po hindi natin iisipin na doon po tayo dadaan saan? Sa pintuan. Di po ba, mga kapatid? So may mga bagay po tayo na mga ginagawa na kung saan po ay kahit hindi na natin isipin, yun po ay nagagawa natin. Sapagkat yun po yung mga bagay na kung saan tatawag po natin na tayo po ay addict na. Okay? Any habit in your life that is not totally under your voluntary control display an addictive element. So lahat po ng ating ginagawa na hindi natin kontrolin, ang paggamit ng cellphone, ang sobrang pagkain, ang katamaran sa paggising ng umaga, ang katamaran sa paggawa ng exercise, ang pagkalimot sa pag-inom ng tubig, lahat po yan ay mga bagay na hindi na natin nakokontrol, though po ang tawag po sa atin ay addict. And that is addiction. At alam niyo po ba, mga kapatid, dahil maraming bagay tayong ginagawa na hindi na natin kayang gawin, dahil nga po dito sa coronavirus, mga kapatid, ay marami pong mga sakit ang atin pong nararamdaman ngayon. At unang-una na po dyan, dahil sa coronavirus, tayo po ay nai-stress. Ba? Nai-stress po tayo. Nai-stress tayo. Sabi dito, like it or not, gustuhin man po natin o hindi man po natin gustuhin. Each day brings some challenges to us physically, mentally, and spiritually. Sometimes we refer to all these problems and troubles of life as stress. Kung titingnan niyo po, hindi lamang sa Pilipinas, but all over the world, mga mahal kong mga kaibigan, mga kapatid, ngayon po ay stress na po ang lahat dahil sa COVID-19. At ang mga bata, nai-stress na rin maging ang matatanda. Alam niyo po ba, ang mga bata ngayon, ang mga kabataan, gustong-gustong lumabas na ng bahay, pero hindi sila makalabas at sila po ay nai-stress. At hindi lang po yun, ang buong sanlibutan po ngayon ay nagkakaroon na tawag na anxiety. Nagpa-panic buying, kung ano-anong sakit ang nararamdaman, restless, nagiging emotional, anxiety. At dahil po dyan, ang sabi po, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, nagpa-panic buying at nag-hoarding po ang mga tao. At dahil po dyan, ang mga tao po ay nadidepress. Okay? At marami po ngayon ang nalulungkot at nadidiscourage. Dahil ang iba po ay umaasa ng tulong sa government, ang iba naman po ay nawalan ng trabaho. So hindi po natin alam kung ano yung ating gagawin. Lahat ng tao, regardless kung ano po ang ating status sa buhay, tayo man po ay mayaman, mahirap, may pera o wala, lahat po tayo ngayon ay stress at depressed. And even the president ng ating pong bansa, hindi po siya exempted sa stress na nangyayari sa atin ngayon. Ang sabi po dito, that hopeless feeling is called depression. Lahat po tayo nagtatanong, kailan ho ba matatapos itong quarantine? Kailan matatapos itong COVID-19? Subalit ni isa po sa atin, hindi makapagbigay ng sagot. Alam niyo po ba, according sa report ng World Health Organization noong January 2020, sabi po dito, depression is a common mental disorder globally. More than 264 million people of all ages suffer from depression. Sabi po niya noong January 30, 2020. How much more po kaya ngayon? Tingin ko po, hindi lang 264 million ang depressed sa buong sanlibutan ngayon. Baka dumoble na po ang bilang na yan. Okay? Depression is leading cause of disability worldwide and as a major contributor to overall global burden of the diseases. Karamihan po ng sakit ngayon, isa po sa reason kung bakit nagkakasakit ang tao dahil po sa depression.
And more women are affected by depression than men. At sa panahon po natin ngayon, ang mga babae, ang mga kababaihan, mas ano po sila nadidepress cases sa mga lalaki. And alam niyo po ba na ang depression ay nagli-lead po para ang tao ay mag-suicide o magpakamatay? Okay? At ayon po sa pag-aaral, ang isipan ng tao at ang kanyang physical na kalagayan ay meron po yan kaugnayan. The condition of the mind affects the health to a far greater degree than many realize. Depression interferes with your daily life and routine and reduces your quality of life. Ang tao po na depressed, ang tao na laging nag-iisip ng negative, ang tao na stress, ang tao na anxiety, alam niyo po ba, nakaka-apekto rin sa kanyang brain. Brain suffers. Every time na tayo namumblema, every time na tayo ay nadidepress, ang ating brain po ay nadadamage. At nagiging mahina ang ating pag-iisip. Hindi rin po nagiging maayos ang ating pag-iisip. At alam niyo po ba na ang taong maraming problema, ang taong depressed, ay pwede pong atakihin sa puso. Because depression causes heart attacks. Okay? At ang depression, ang stress, ang anxiety, ito po ay nakaka-apekto sa buong personality ng tao. As a consequence of depressions, the whole body suffer exerting its depressive effects upon the whole person mentally, spiritually, and physically. Kaya kung titingnan niyo po, mga mahal kong mga kaibigan, mga kapatiran, sa panahon kong ito ngayon, bawat tao sa mundo ay nagkakaroon po ng effect o negative effect ang ating nararanasan at karamihan po sa atin ay nai-stress, nadidepress at nagkakaroon po ng anxiety. All over the world, ito pong coronavirus ay naging problema sa bawat isa sa atin. Ito ay nagdulot sa atin ng depression, nagdulot sa atin ng stress, nagdulot po ito sa atin ng anxiety, nagpapanik na tayo, ano ba kakainin natin bukas, meron pa ba tayong mabibili sa market, o may pera pa po ba tayong panggastos, ano na mangyayari sa ating future. Lahat po yan ngayon ay problema ng bawat isa sa atin. And yet, walang makasagot kung ano ang solusyon. Diba? But you know, mga kapatid, mga mahal kong kaibigan, there is a good news. Ang good news is, there is a help. Meron pong pwedeng tumulong sa atin o pwedeng merong makatulong sa atin at walang iba po yan kundi ang tinatawag na self-control. Self-control is the key to success. Kung gusto po nating ma-overcome itong ating mga karanasan ngayon, ang ating stress, ang ating depression, ang ating anxiety, yung pag-iisip kung ano ba yung ating dapat gagawin, yung ating damdamin, yung ating isip, kailangan pong matutunan natin ang tinatawag na self-control because self-control will help us. Alam niyo po ba, according kay Ellen G. White, sa kanyang Christian Education 68.1, ang sabi niya, true religion brings man into harmony with the laws of God, physical, mental, and moral. It teaches self-control, serenity, and temperance. Kung ang isang tunay na religion po ay nagtuturo ng tinatawag natin na self-control. At according to Ellen White, Christian Education 167.3, self-control on the part of all members of the family will make home almost paradise. Diba? Pag ang isa daw pong pamilya, ang bawat membro ng pamilya ay meron tinatawag na self-control, ang kanila pong tahanan ay parang isang paraiso. And according din po kay Plato, ang sabi niya, the first and greatest victory is to conquer self. Pag gusto niyo pong maging victorious, gusto natin matagumpayan itong ating hinaharap ngayon na COVID-19 crisis, ang una po muna natin panugumpayan ay ang ating sarili. To conquer ourselves. And what is self-control? Ang sabi po dito, self-control, choosing to do what you should do, not what you want to do. Ang self-control o temperance o sa Tagalog ay pagpipigil, ang sabi po dito, choosing to do what you should do. Yung pipiliin mo kung ano ang dapat mong gawin
Hindi kung ano ang gusto mong gawin. That is the meaning of self-control. Alam niyo po ba na ang self-control ay may natawag na law o batas? Eto, pag ito pong batas ng self-control ay ating matututunan, mas lalo po nating magagampanan ang ating katungkulan sa ating community, sa ating family, at even sa ibang tao na hindi natin nakikilala. At higit sa lahat, magiging mabuti tayong mga tao at susunod tayo sa tama, hindi sa mali. Ang una pong law sa self-control ay ito, I will control my tongue and will not allow it to speak mean, vulgar, or profane words. Ang isang tao pong may self-control ay kaya pong kontrolin ang kanyang dila, ang kanyang bibig na hindi po siya makapagsalita ng mga bagay na makakasakit sa kanyang kapwa, mga bagay na magdadagdag pa sa problema at mga bagay na kung saan ay hindi nakakaganda sa sitwasyon natin ngayon. Alam niyo po ba sa panahon natin ngayon na ang buong mundo ay nagkakaroon ng krisis, ng problema, even dito sa Pilipinas? Marami po mga tao na hindi nakakatulong sapagkat lalo silang nagsasalita ng mga hindi mamagandang salita na kung saan po instead na ang ating gobyerno ay makaisip na magagandang mga pamamaraan kung paano po natin mapuproteksyonan ang ating sarili sa ganitong crisis na ating pong nararanas, ay lalo po silang nagiinit ang ulo at nawawala po sa tamang pag-iisip dahil sa mga naririnig nila ng mga salita na hindi maganda sa damdamin. Alam niyo po kung ang bawat Pilipino at ang bawat isa pamamayan o every person in this world ay matututo lamang na pigilin ang kanyang bibig sa pagsasalita, ang kanyang dila sa paglalabas ng hindi magagandang mga salita, marahil po ay walang taong masasaktan sa sanlibutan ito. Ang sabi po sa Bible, if anyone among you thinks he is religious and does not bridle his tongue, hindi kayang pigilin ang kanyang pananalita, but deceive his own heart, ay dinadaya ang kanyang puso. This one religion is useless. Walang kabuluhan ang isang reliyon na kung saan ang bawat tao ay hindi kayang pigilin ang kanyang bibig sa pagsasalita. We are on the crisis time. Maging sa ating mga asawa, anak, sa ating mga kaibigan, sa pakikipag-usap natin kung sino mang mga gobyerno o sa mga tao sa ating paligid, saan man tayo pumunta, this is the time na lalo natin dapat pigilan ng ating bibig na makapagsalita ng bagay na makakapagpahina sa bawat tao. James 1:26, ang isang tao na reliyoso subalit ang bibig ay hindi kayang pigilan na makapagsalita ng hindi maganda, ang kanyang reliyon ay useless. Sabi po yan sa Biblia. If we are claiming that we as Seventh-day Adventists are true religion, therefore, dapat pigilan natin higit sa lahat ang ating bibig sa pagsasalita. Yan po ang unang rules para po tayo'y magkaroon ng self-control. Pangalawang rules po, para tayo magkaroon ng self-control, ito po ang sabi, I will control my temper and will not get angry when people or things displease me. Akin pong kukontrolin ang aking damdamin, ang aking nararamdaman, para po ako ay hindi magalit kung ayaw ko ang mga bagay na nangyayari sa aking paligid at kung ayaw ko yung tao na aking kaharap o yung tao na aking nakakasalamuha sa parang araw-araw. Kailan mo ba tayo nagagalit, mga mahal kong mga kaibigan, mga kapatid? Di po ba nagagalit lang tayo pag ayaw natin yung mga ginagawa ng mga tao sa paligid natin? Nagagalit tayo pag ayaw natin yung mga nangyayari sa ating paligid. Nagagalit tayo pag hindi natin gusto ang mga bagay-bagay na nangyayari sa ating paligid. Sa panahon po ngayon, marami pong tao ngayon ang nagagalit. Nagagalit sa kapitbahay, nagagalit sa gobyerno, nagagalit sa habang pila, lahat po. Nahihirapang i-control ang kanilang sariling damdamin. Kaya karamihan po ngayon ay paiba-iba ng desisyon. Even our government, paiba-iba ng desisyon. Alam niyo po ba sa Biblia na susulat din ang self-control o ang tinatawag natin na control sa ating temper? Ang sabi po dyan, Ecclesiastes 7:9,
control yung tempo for angles, anger levels you a fool. Kontrolin daw natin ang ating damdamin sapagkat ang pagkagalit ay mag-create sa atin ng isang tatawag na katauhan na fool o mangmang. Ang isang tao na hindi kayang kontrolin ang kanyang temper, mga mahal ko, mga kaibigan, mga kapatid, siya po ay mangmang. Nakakalungkot, mga kapatid, kung tatawagin tayong mangmang. So ang tao pala na mabilis magalit, hindi mo na iniisip yung konting bagay lang, galit agad. Konting bagay lang, nakakapagsalita agad na hindi maganda, ang tawag po sa kanya ay taong mangmang, according po sa Biblia. Okay? So, ano naman po ang pangatlo? Ang una is control our tongue. Pangalawa, control our temper. Pangatlo po, mga mahal kong mga kaibigan, mga kapatid, I will control my thought and will not allow a foolish wish to spoil a wise focus. Sa panahon po ngayon, mga kapatid, karamihan sa ating walang ginagawa. Panahon na yon, ang mga bata, hindi na alam kung ano yung kanilang iniisip. This is the right time for us to control our brain, to control our mind. Dapat isipin natin maigi kung ano ba yung ating dapat gawin na itong panahon na to ng quarantine time, ito yung time na mag-isip tayo ng mga bagay na magaganda na pwede natin gawin. Halimbawa lang po na instead na lagi tayo nakaharap sa ating cellphone para tayo ay maglaro sa mga bataan, para tayo ay makipagchikahan, this is the best time for us to think good things na pwede po natin gawin. Maging creative po tayo sa loob na ating tahanan. Alam niyo po, example ko po yan, katulad ng ginawa ko ngayon habang ako'y nandito sa aming paaralan, nagtanim po ako. Wala akong kaming ditong lupa. So ang ginawa ko, bumili ako ng lupa and then nagtanim po ako ng ginawa yung mga gulong po na luma. Yun po, nilagyan ko po ng lupa. Nagtanim ako ng kangkong. Iniisip ko kung ano pa yung pwede kong gawin. And now po, for 1 month, nakakakain na po kami. See? So it's just a matter of controlling our thought. Kahit na po hindi na maganda ang nangyayari sa paligid natin, pwede pa rin po natin pagandahin ang ating pong pag-iisip. Controlling our thought, mga kapatid, kailangan. Alam niyo po kung bakit kailangan natin i-control yung ating pag-iisip? Pag marunong po tayo mag-control ang ating pag-iisip, ito po ang sabi sa atin sa Proverbs 24:23. Above all, be careful what you think, because your thoughts control your life. Imagine, mga kapatid, para pala makontrol natin ang ating buhay, ang una po nating kukontrolin ay ang ating pag-iisip. If we think positive, then positive will happen. If we think negative, then negative will happen. Alam niyo po, sa business po, pag hindi ka marunong mag-control ng inyong mind, pwedeng bumagsak ang business. Pero pag sa business po, ang tao na nag-handle ay positive, kahit ito po'y lugi na at positive pa rin at iniisip niya pa rin na ito ay kayang ibangon at ito po ay magiging successful, and then one day, magigising po siya, successful po ang kanyang business. Pero ang tao, hindi pa nag-uumpisa sa kanyang business, negative na, abay asahan niyo po, yung business niya babagsak na. Ganun din po sa ating kalagayan ngayon. Sa ating kalagayan ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, kung iisipin natin ang negative result ng COVID virus, lahat po tayo ay malulungkot. Lahat po tayo ay mahihinaan ng loob, mapapaghinaan ng loob. At kung iisipin po natin ang positive effect ng COVID virus, lahat po tayo, mga kapatid, ay matutupa. Alam niyo po ba, dahil sa COVID virus, luminis ang ating paligid? Dahil sa COVID virus, mga kapatid, nagkaroon tayo ng time sa ating family. Dahil sa COVID virus, mga kapatid, nagkaroon tayo ng time sa ating sarili na yung mga dati na hindi natin ginagawa ay nagawa na po natin ngayon. Yung mga dating hindi natin nalilinis, nalinis na po natin ngayon. Yung mga dating bagay na sa tingin natin na kailangan ayusin, naayos na po natin ngayon. If we will only think positive, mga kapatid, may enjoy natin ang bawat araw na tayo ay naka-quarantine sa ating tahanan. It is a matter of how are we going to control our mind. And that is the third rules para tayo ay magkaroon ng self-control. At last po, mga kapatid, aside dun sa thought, sa time, sa tempo, at sa thought, ang last po na dapat natin i-control ay ito. I will control my appetite and I will not allow any food that caused me to sickness.
Alam niyo po, ako'y nanunood, ako'y nagbabasa ng iba't ibang mga bagay tungkol sa mga sa tungkol sa COVID virus. At laging sinasabi doon ay dapat tayo maglinis, dapat ayusin yung ating pagkain, dapat i-boost ang ating immune system. Wherein, mga kapatid, isang bagay lang ibig sabihin, ayusin natin ang ating pagkain. Ayusin natin ang ating mga kinakain at ang ating iniinom. Alam niyo po, marami na sa atin alam ko anong dapat kainin, anong dapat inumin, subalit hindi pa rin natin ginagawa. Alam niyo, ang sabi dun sa mga articles na nabasa ko tungkol sa COVID, para maproteksyonan mo ang iyong sarili sa COVID-19, dapat ang mga iniinom mo ay tinatawag na mga lukewarm o mainit na mga juice, na mga drinks, di po ba? Alam niyo po, yay, matagal na po natin yung mensahe na ang mas magandang inumin ay tap water o kaya ano, hindi malalamig, sapagkat ang malalamig na tubig, mga kapatid, ay nagdudulot ng clog sa ating mga blood. Subalit ang tao ay ayaw pa rin maniwala dyan. Subalit kayo sa COVID-19, ito'y paulit-ulit na sinasabi, we need to control our appetite, yung way natin ng pagkain. Pero alam niyo po, nakikita ko sa Facebook kung saan-saan ko nakikita, ang tao ngayon kain ng kain. At pagkatapos silang kumain o makumain, namumblema kung ano na naman uli ang kakainin bukas at taasa na naman sa ating gobyerno. See? We are not choosing our mind, our appetite, our temper, and our tongue in a right way. Sabi po ni Ellen White, sa the Ministry of Healing, chapter 23, page 296, grains, fruits, nuts, vegetables constitute the diet chosen for us by our Creator. Grain, fruits, nuts, and vegetables, yan po ang pinili ng Diyos para sa atin. These foods prepared in a simple and natural manner as possible are the most healthful and nourishing. They impart a strength, a powerful endurance, and a vigor of intellect that are not afforded by a more complex and stimulating diet. Sagun po ngayon, mga kapatid, dapat po nating sundin ang advice natin ni Ellen White. Natural food, prutas, gulay. Avoid natin ang luto ng luto, mga kapatid, para po ma-overcome natin at matayo, ma-fight po natin ang COVID-19 virus. Mga kapatid, matagal na nating alam to, subalit dahil wala tayong self-control, napakahirap gawin. Ang sabi ng Panginoon sa atin, therefore, whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. 1 Corinthians 10:31. This is the time for us, mga kapatid, ang ating appetite, ang ating bibig, ay sanayin na natin sa pagkain ng natural food upang maiwasan natin ang mga pestilence, iba't ibang diseases na ibinibigay ng Diyos sa mga tao na ayaw makinig sa kanyang mga utos. Ngayon, mga kapatid, paano natin makukuha ang self-control? Sabi dyan, Galatians 5:22, but the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, or self-control. If we will going to ask God to give us the Holy Spirit, mga kapatid, then one of the fruit of the Holy Spirit is self-control or temperance. Hingin po natin ito sa Diyos, mga mahal kong mga kapatid. Hilingin natin ang Panginoon na ibigay ito sa atin. At sabi nga ni John Minkley Hilado, self-control is a key factor in achieving success. We can't control everything in life, but we can definitely control ourselves. Hindi natin kayang kontrolin, mga mahal kong mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid, ang nangyayari ngayon sa mundo, ang nangyayari ngayon sa Pilipinas, pero may isang bagay na kaya nating kontrolin. Walang iba kundi ang ating sarili. Kung makokontrol natin ang ating sarili, mga mahal kong mga kapatid, matutulungan natin ang ating sarili, matutulungan din natin ang ating government, matutulungan natin ang sarili. Huwag nyo nang isipin ang ibang tao, isipin nyo lang ang inyong sarili. Ano ba kayo ngayon? Nakokontrol nyo ba ang iyong salita? Nakokontrol nyo ba ang iyong damdamin? Mabilis ba kayo magalit? Nakokontrol nyo ba ang inyong isip? Nakokontrol nyo ba ang inyong bibig sa pagkain ng pagkain? Ang sabi po ng Panginoon, for God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control.
2 Timothy 1:7. Huwag po tayong matakot sa nangyayaring sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng ano? Kapangyarihan ng pag-ibig at ng self-control, mga kapatid. Yan po ay isang gift ng Diyos para sa atin bilang mga Kristiyano. Kaya nga po ang sabi sa atin, stay home, stay safe, exercise self-control. For the self-control is the fruit of the Holy Spirit. Ang aking pong panalangin, mga mahal kong mga kapatid, mga kaibigan, nawa ay i-practice natin araw-araw sa panahon ito ang self-control. Nawa po sa maikling lecture sa gabing ito, ito po ay magkaroon ng malaking tulong sa bawat isa sa atin. God bless us all. Aliha, Aliha. Aya. Okay na po. Apo po, apo. Kayo po. Aliha po. Is born.
isa pong mapagpalang gabi po sa bawat isa sa patuloy na gumagabay o nanonood ng atin pong programa. Salamat po ako sa Panginoon at sa nagbigay po ng awit, Sister Hannah, at mga kapatid po sa iba-iba kong mga iglesia. At ganun din po sa Light in the Dark Ministry ni Brother Jeben at ni Architect Maiton na The Written Truth, Brother Noel, at ganun din si Brother Robert at Elder Lloyd, Brother Dennis Bernardo, at lahat po ng mga kapatid na hindi ko po nabanggit at patuloy na sumusubaybay sa atin pong pangangaral sa online. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat atin pong ginagawa ang ating best sa tulong ng Panginoon na magkaroon ng mga ganito pong pag-aaral upang na sa ganon yung atin pong quarantine period ay hindi po masayang. And nasa pang-siyam na gabi na po tayo ng atin pong pinag-aaralan. At napaka-importanting paksa pong ito kasi marami pong nalilito kung ano ba talaga ang mark of the beast sa atin pong panahon. Especially yun pong mga taong nasa Facebook. Lagi pong nagpi-Facebook kasi sa kanila yung mark of the beast, lalo na yung kumalat yung isang theory na yung mark of the beast daw po ay ang tinatawag kong COVID. Kung na-paranoid na naman. Kaya this time, very timely yung atin pong pinag-aaralan, it's because nakatulong ito na magkaroon po ng light sa atin pong pag-iisip at paraan kung paano tayo mamumuhay po ngayon pong mga huling araw. Sa atin pong pag-aaral, mga kapatid at mga taga-subaybay, atin pong tatalakayin ito pong paksang ito, and hopefully by the grace of God ay magkaroon tayo ng open mind, no? Open mind na kung saan tatanggapin natin kung ano man ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Atin pong pag-aralan ang salita ng Diyos. Akin pong aayusin ang akin pong presentation. Sabi na? Mapagpalang gabi po ulit sa lahat ng taga-subaybay ng programa pong ito na pinamagatan pong tema ay COVID serye. Sa gabi pong ito ay isang paksa po na napaka-importante ang atin pong tatalakayin. At ito pong paksang ito ay malimit lang po natin mapakinggan kung ano po ang mensahe. Pero meron pong mga nag-i-exist na mga iba't ibang theories kung ano daw ang ibig sabihin po ng atin pong paksa na pag-uusapan ngayon. Pero ang atin pong gagawin, mga kapatid at mga taga-subaybay, hindi po tayo magbe-base sa theories, no? Magbe-base po tayo kung ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan at ng kasaysayan. Ito pa rin po'y karugtong ng atin pong mga nakalipas na pag-aaral na may kinalaman po sa paglabas ng Antikristo at pagturo niya ng mga iba't ibang mga aral na wala po sa banal na kasulatan. Kahapon natalakay natin yung totoo o tunay na iglesia at nakita natin na pinapakita ng Panginoon na ang tunay na iglesia ay may katangian na bukod sa pananampalataya ay may pagsunod sa ating Panginoon sa kanya pong mga utos. At ito pong mga katangiang ito ay makikita po sa Seventh-day Adventist Church. Ngayon pong hapon, gabi ay pag-aaralan po natin ang isa pong paksa na napaka-importante at pinag-uusapan po ng napakaraming tao. Ito po yung the mark of the beast. Marami po kasing nag-iisip na yung mark of the beast ay literal na itatatak ng diablo o ni Satan sa mga kamay ng tao. Actually, ang sabi nga po ng ilan, yung mga teori, no, ng mark of the beast, ito daw po ay yung 666, no? Ito daw yung itatatak sa kamay at kapag wala ka daw nito ay hindi ka daw makakabili at ito daw po ay mula po sa beast. Ito daw po ay sabi ng ilan ay isang maliit na microchips na kung saan merong barcode na kapag ito iniskan sa iyong kamay o sa iyong noo ay makakakuha ng cashless transactions and another
security features nito ay yung pagkakaroon daw ng cashless transaction at makakabili ka ng mga gusto mo, no? At yung identity mo ay makikita kaagad-agad nang walang problema. Pero alam po ninyo mga kapatid, ito pong Mark of the Beast, bago natin simulan kung ano bang ibig sabihin ng Mark of the Beast, ay nandun pa rin po sa pakikipaglaban ng Panginoon, laban po kay Satan o yung tinatawag ho nating Great Controversy. Kagabi, natalakay ho natin yung pakikipaglaban ni Satan sa langit versus sa ating Panginoon, at nanalo ang ating Panginoon. Matapos po niyan ay dito sa lupa, nakipagbaka si Satan doon sa tunay na iglesia at nag-iingat ng tunay na aral, ngunit ito'y iningatan ng Panginoon sa loob ng 1,260 years. At natalo ulit po itong si Satan. At this point of time, ayon po sa ating pag-aaral, ito pong nalabi ng babae ay wala pong iba kundi ang Seventh-day Adventist Church. Ito po yung visible remnant church na lalabanan po ni Satan. Pero bago po labanang tuluyan ni Satan, ang iglesyang ito ay meron po siyang tricks na gagawin. At sa ating pong pinag-aaralan, nandun pa rin po tayo sa aklat ng Revelation chapter 12. So ano po ang nangyari sa pagpapatuloy po ng ating pong pag-aaral sa karugtong ng ating pong pinag-aralan kagabi? According po sa Revelation chapter 12 verse 17, nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang mga nalabi. Sa binhi ng babae, ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang may patotoo ni Jesus. Sabi po sa talatang iyan, yun daw pong dragon na walang iba kundi si Satanas ay umalis upang digmain yung nalabi. Yun daw pong Seventh-day Adventist, yung mga tumutupad sa utos ng Diyos. Pero bago mangyari yon, kung titignan natin sa atin pong aklat ng Revelation chapter 12, meron pong additional na o karagdagang talata na mapapansin po ninyo sa Tagalog Bible. Sabi po dyan, sa Revelation chapter 12 verse 18, sa ibang translation na sa Revelation 13 verse 1 po yan. Ang nakasulat po dyan, at tumayo ang dragon sa buhanginan ng dagat. So anong reason bakit po tumayo itong dragon, si Satan? Ulitin natin yung chronology ha. Bago digmain ng tuluyan ni Satanas ang bayan ng Diyos o yung tunay na iglesia o yung mga sumusunod sa utos ng Diyos, sapagkat siya'y galit na galit sa sumusunod sa utos ng Diyos eh. Galit na galit siya doon sa mga nagsasabi ng kautusan ng Diyos. So pumunta po siya muna, okay, bago niya tuluyang digmain, pumunta po muna siya sa buhanginan ng dagat. Atin pong pag-aaralan kung ano po ang ginawa ni Satan. Sabi dito sa Revelation chapter 13 verse 1, at nakita ko ang isang halimaw na umaahon sa dagat. May 10 sungay at 7 ulo, at sa kanyang mga sungay ay may 10 diadema, at sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kalapastanganan. O sabi po dito mga kapatid at mga taga-subaybay, si Satan tumayo po siya sa buhanginan ng dagat. At habang siya po'y nakatayo sa buhanginan ng dagat, meron po siyang inaabangang aahon sa dagat. At yung unang umahon sa dagat ay meron pong 7 ulo at 10 diadema sa kanya pong sungay. No po? At ito pong halimaw na ito ay umahon mula sa dagat. Ang pangalan niya ang pangalan ng kalapastanganan. Ano pa yung kanyang mga katangian? At ang halimaw na aking nakita ay katulad ng isang leopardo, kanyang mga paa ay gaya ng sa oso, ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon, at ibinigay rito ng dragon ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang trono at dakilang kapamahalaan, according sa Revelation chapter 13 verse 2. So meron tayong mga identities, katangian na makukuha mula sa kasaysayan, ma-extract natin para ma-identify natin ng maigi kung sino itong halimaw na ito na inaabangan ni Satan upang gamitin. Ano pa yung katangian niya? Ang isa sa mga ulo nito ay nasugatan. Sabi doon, parang namatay. Ngunit ang sugat nito na ikamamatay ay gumaling, at ang buong lupa ay namanghang sumunod sa halimaw, sabi po sa talata. So binabanggit po ng talata na yung isa po sa ulo, mula po sa 7 ulo ng halimaw na ito ay meron pong sugat
na ikamamatay, ngunit ito'y gumaling at namangha po yung mga tao. O, sabi pa po sa sumunod na talata ng kanyang katangian, ang halimaw, okay, ang halimaw ay binigyan ng isang bibig na nagsasalita ng mga palalong bagay at ng mga kalapastanganan at pinahintulutan siyang gumamit ng kapangyarihan sa loob ng 42 buwan. Take note niyo po yung salitang 42 buwan. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang magsalita ng mga kalapastanganan sa Diyos, upang lapastanganin ang kanyang pangalan at ang kanyang tahanan, gayon din ang mga naninirahan sa langit. So ito yung pagkakakilanlan, ano? Unang pagkakakilanlan. Ang halimaw na ito ay may 7 ulo, gaya ng leopardo, oso at bibig ng leon. Yan po yung kanyang katangian. Ngayon, sino ito at ano ito? Ano yung resemblance na tinutukoy dito, yung kanyang identities na gaya ng leopardo, oso at bibig ng leon? Alam ko, nanonood ho kayo ng Voltes 5. Sa Voltes 5, bago siya mabuo, meron pong mga different parts, no? At pag ito'y nag-bolt in, ay nagiging isang malaking robot. Itong halimaw na binabanggit po dito, mga kapatid at mga taga-subaybay, merong allusion. Ano yung allusion na to? Mula po sa Daniel chapter 7 na pinag-aralan natin noong nakaraan. Diba sabi doon sa katangian, yung halimaw ay may 7 ulo, gaya ng leopardo, oso, at bibig ng leon, at etc. No? So kung titignan natin, yung halimaw po ay mayroong 7 ulo. Pansinin po ninyo itong picture na ito mula po sa Daniel chapter 7. Meron po yung leon bilang Babylonian one head, yung Medo-Persia another one head, yung pong leopardo na nagre-represent po sa Grecia, no, na mayroon pong 4 na general si Alexander the Great ay 4 heads, at yun naman pong Roma ay equivalent po ng one head. So in totality, pag binilang po ninyo ang ulo ng halimaw na itong pinagsama-sama, mayroon po siyang 7 ulo. Ngayon, pagdating doon sa Revelation chapter 13, bakit po sila pinagsama? Bakit nagkaroon ng integration? No, bakit sila pinagsama-sama sa iisang katawan? Ngayong itong halimaw na ito ay naging incorporated, siya ay isa. Samantalang sa Daniel chapter 7, sila po'y magkakahiwalay, at pag pinag-combine, ay pinagsama-sama sa Revelation 13 mula sa dagat. Meron po kasi ang tinatawag na common denominator ito pong mga bansang ito. At ang common denominator po nila ay yung pong tinatawag nating pananampalatayang paganismo. Ang kanila pong paniniwala ay marami pong Diyos at naniniwala sila sa mga pagan deities. Ito pong mga deities na ito ang siyang kanilang hinihingian ng sandigan. Halos magkakapareha sila. May Diyos ng araw, may Diyos ng lupa, may Diyos etc. Kaya dito, integrated siya in a sense para sabihin na ito'y may kinalaman sa kapangyarihang relihiyon. Ang tanong, ano ang relihiyon na gagamitin ni Satan na inilalarawan ng halimaw na ito? Puntahan pa po natin yung pangalawang pagkakakilanlan. Sabi dito, may isang ulo na may sugat na ikamamatay. Sabi po sa talata, meron daw pong isang sugat, yung kanyang ulo, na pawang ikamamatay. Sabi po sa talata, makikita natin dun po sa halimaw na ito na may 7 ulo, yung kanyang isang ulo ay sugatan. So sa kasaysayan, mula po sa Daniel chapter 7, meron po diyang isang kaharian na nag-survive pero nakaranas po ng matinding sugat. Ano po ang sugat na yon at kailan naranasan yung sugat na yon? Kung natatandaan po ninyo yung shifting or transition ng ika-4 na halimaw, yung pong ika-4 na halimaw ay meron pong 10 sungay. Mula po sa 10 sungay, nabali yung 3 sungay mula po sa 10 at naging 7 na lang. At sa pagkabunot ng 3 sungay ay lumabas po yung little horn, mga kapatid. At ito pong little horn na ito ay tinatawag pong papacy or papal system. According po sa atin pong pinag-aaralan, ito pong papal system na ito or papacy ay naka-experience ng death blow, okay, noon pong panahon ng February 10, 1798, okay? February 10, 1798, kung saan ang papacy
ay nahuli po ng general ni Napoleon Bonaparte. Nino po? Ni Alexander Bertier sa Roma. At doon po natapos ang pag-exist ng Catholic Church as may kapangyarihan sa government. Siya po ay nag-exist na lang as a religion. Kaya nga pong sabi dito, it was then Alexander Bertier, one of the Napoleon's Bonaparte or generals, was sent to Rome where he took the Pope captive, nahuli yung pinakang puno ng Katoliko or Catholic Church. And Rome lost its power to rule the nations. The Church of Rome continued as a religion but lost her power to rule over the governments. Sabi po doon sa kasaysayan. Ngayon, bilang kadugtong, kasi itong pagkakakilanlan na ito ay karugtong nung kasunod na pagkakakilanlan, yung pong pangatlo, na binigyan ng kapangyarihan ng 42 buwan. So sa Bible, kagaya po ng atin pong pinag-aralan, pag sinabi nating isang buwan sa Bible, that is 30 days, hindi po sila lumalampas ng 31. At hindi po katulad ng atin pong ginagamit na kalendaryo, ang ginagamit po nilang kalendaryo noon. So ibig sabihin yung pong 42 months, yung 42 buwan times 30, that is 1,260 prophetic days or literal years sa atin pong pinag-aaralan. Noong pong kahapon, yung 1,260 prophetic days or literal years, yan po yung panahon na tinago po ang tunay na iglesia na iningatan ng Panginoon. Samantalang ito pong halimaw na ito na may ulo ng nasugatan, yung kanya pong ulo ay nanasugatan, binigyan ng 1,260 years, no, upang mamuno or pinahintulutan upang i-exercise niya yung kanyang kapangyarihan. Ngayon, sino ba yung tinutukoy nito? Sino ba yung pinakang mas malapit at eksaktong tinutukoy? Sabi po dito sa aklat ng The Future Glory, many assume that the destruction of the Holy See had at least or at last been accomplished and the fortunes of the papacy had indeed reached their nadir under him. The arrest and death of Pius VI marked a low point in papal fortunes, not plumb for centuries, and gave rise to a prophecy that the apostolic succession had come to a close with the demise of Pius the Last. The French government hoped to destroy the pontifical government after the Pope's death by not allowing the election of another Pope. Alam po ninyo yung naganap po niyan after po ng February 10, 1798, nung nahuli po si Pope Pius VI. Ang French Revolution po, they decided, yung French government, they decided na hindi na magkaroon ulit ng panibagong election ng papacy o ng papa upang nasa ganun ay tuluyan ng masira ang kapangyarihan ng papacy at hindi na ulit magkaroon ng pag-exercise ng political power itong halimaw na ito o itong papacy na ito. Ngunit, based dun sa ating pong palatandaan o pagkakakilanlan, may kita natin dito sa ika-apat na palatandaan niya na numbalik yung kapangyarihan ng papacy. Okay? Nanumbalik yung kanyang kapangyarihan. Kailan po naganap yan? According ulit sa ating pong kasaysayan, in fact, the restoration process began during the French Revolution itself with the election of a new pope, Barnaba Chiaramonte, called Pius VII. Oh, so nagkaroon ng tinatawag na continuous election who entered into dialogue with the French government. As a result, a concordant issued in 1801 legally established the Roman Catholic religion in France. So yung halimaw na ito ay tumutukoy sa religious power which is none other than the Roman Catholic Church. Nag-exist po siya, naka-experience po siya na siya'y nasugatan, pero tuluyan pong gumaling at namangha yung mga tao. Ibig sabihin, yung kanya pong pagiging ma-influence ay kumalat ulit sa mga tao. Kaya ito pong tinutukoy dito ay ang Roman Catholic Church upang sabihin sa atin ng isa po sa inaabangan po ni Satan upang tuluyang bakahin ang bayan ng Diyos o ang nalalabi ay sa pamamagitan ng paggamit ni Satan ng religious power
Ito pong religious power na ito ay also known as the Roman Catholic Church. There is no other religion na mas malakas, mas mataas ang influence compare sa Catholic Church. Kapag ikaw ay pinanganak na Katoliko, yung iyong anak automatic nagiging Katoliko pa rin. Ano po? So sila yung pinakang mas malawak yung influence. Kaya po dito makita natin based dun sa mga palatandaan na ibinigay sa atin ng Biblia sa Pangitainuan, again, si Satan nag-abang muna sa buhanginan ng dagat. Sa Bible, ang dagat ay sumisimbolo sa mga tao. Based po yan sa aklat ng Revelation chapter 17 verse 15. Umahon po doon yung isa pong halimaw na may pitong ulo at yung pong isang ulo ay may sugat na ikamamatay, ngunit namangha ang mga tao sapagkat gumaling yung halimaw na ito, yung ulo ng halimaw na ito. Ito po ay ang pinagsama-samang common denominator nila na wala pong iba kundi yung paganism or paganismong paniniwala. That's why incorporated itong mga halimaw na ito. At ito nga po ang Roman Catholic Church, mga kapatid at mga taga-subaybay. Pero hindi pa nagtatapos kasi ang pangitain po. Hindi pa nagtatapos ang pangitain ni Juan the Revelador. Sa sumunod po niyang pangitain mula po sa pagkakakita niya ng isang halimaw na bumangon mula sa dagat, ay meron naman pong halimaw na umahon mula sa lupa. Sabi dito, at nakita ko ang isa pang halimaw na umaahon sa lupa, at ito ay may dalawang sungay na katulad ng sa isang kordero at siya'y nagsasalita na parang dragon. Ayan, malinaw po yung pagkakabanggit dito. Ang pangitain po ni Juan, meron lang. Pero yung kanya pong boses ay isang dragon. Kanyang ginagamit ang buong kapangyarihan ng unang halimaw na nasa kanyang paningin. At pinasasamba niya ang lupa at ang mga naninirahan dito sa unang halimaw na ang sugat na ikamamatay ay gumaling na. So dalawa yung halimaw na tinitingnan natin dito. Yung isang halimaw mula po sa dagat at yung isa naman pong halimaw ay mula po sa lupa. Ang question dyan, sino itong halimaw na ito at ano po yung kanyang mga palatandaan? Well, di nyo po ba napapansin kung bakit pinag-connecta lagi ang US at ang Roman Catholic Church? Ano po, kaya nga sabi po sa isa pong lumabas na kasaysayan, the beast from the earth represents a power that rose to dominion around 1798. Was at first gentle like a lamb and promoted religious freedom. The only historical possibility is the United States of America as a Protestant nation. That land became a refuge for Protestants who wanted to live in an environment where they could escape persecution because of their religious beliefs. Remember, ang US po is nagkaroon ng unti-unting development around 1800s. That is the actual time after po nitong religious power na bumangon na walang iba kundi ang Catholic Church. Ang sumunod po niyan ay yung rise up ng political power, which is none other than the United States of America. Kung papansinin po ninyo, ang katangian po, itsura ng USA sa kanya pong simbolikong itsura ay isa pong lamb. Ang lamb po is picture po yan ni Jesus Christ pagdating po sa New Testament times. Bakit? Ang lamb, siya po ay mukhang maamo, pero yung kanyang salita, mga kapatid at mga taga-subaybay, ay parang dragon dito po sa ating binabasa. Kasi yung pong USA, mukha po siyang mabait. From World War I, World War II, sila yung talagang tumutulong sa mga bansa. Lalong-lalo na, nung nagkaroon po ng digmaan dito sa Japan, sila po yung tumulong sa atin para tayo makaalis sa kapangyarihan ng Japanese, even sa kapangyarihan po ng mga Kastila. Pero ganun pa man, sila man yung maging matulungin, no? At sila yung nag-adapt ng mas maraming Protestant people na na-persecute ng Catholic Church noong Middle Age or yung tinatawag nating Dark Ages, ay bagamat ganun man ang nangyari, meron po siyang kapangyarihan, kaya po binabanggit yung salitang yung kanyang salita ay parang dragon dahil po yung kanya pong pamumuno, yung kanyang authority, yung kanyang armies or tinatawag nating political power ay very
influencing or very influential. Kaya ang tinatawag pong halimaw na ito na lamb ay wala pong iba kundi ang United States of America. Ano ho? Kaya nga sabi po sa Maranata sa page 214, as America, the land of religious liberty, shall unite with the papacy, the people of every country on the globe will be led to follow her example. Foreign nations will follow the example of the United States. Though she leads out, yet the same crisis will come upon our people in all parts of the world. Binabanggit po dito yung kung tinatawag nating alyansa, pagsasama o pagtutulungan ng Roman Catholic Church at ng United States of America. Kaya nga po sa Time Magazine, noong pong panahon ni Pangulong Reagan, nagkaroon po ng lathala ang Time Magazine ng Holy Alliance. Kasi nagtataka sila bakit yung USA at saka yung Roman Empire very close. Ang tawag po dito, mga kapatid at mga taga-subaybay, ito pong Amerika ay nagsisignal or simbolo ng political power. While yung pong Roman Church or Roman Catholic Church ay sumisimbolo sa religious power. Therefore, ito pong si Satan na sinisimbolohan ng dragon, inaabangan niya ang dalawang malaking ma-influensyang ito na entity sa mundo upang tuluyang wasakin ang bayan ng Diyos. Okay? Yung pong inaabangan niya sa dalampasigan ng dagat ay ang paglabas ng religious power, which is the Catholic Church, and at the same time, yung paglabas ng political power, which is the United States of America. Kaya kapag tinignan natin yung end time union according sa Revelation chapter 12 and 13, si Satan, inaabangan niya yung religion, and at the same time yung politics, yung lamb-like beast ang tawag po dyan, yan po yung modern Babylon. Ano, yan na po yung background na makikita natin sa atin pong pinag-aaralan. Ngayon, bakit napaka-importanting isipin po ito? Wala pong pinakang makapangyarihan pong bansa ngayon kundi United States of America. Ang saddest point is marami po sa atin ngayon ang iniisip na nanalo daw po yung China because of the COVID. Pero meron pong alas ang United States of America. Hindi ko po alam kung ano po yung alas na yon, pero meron po silang alas. At sila po kasi yung nakasulat sa Bible at sila yung mag-fulfill po nito. Hindi po yung China ang powerful country, kundi United States of America. Yan po yung nakatala sa kasaysayan. Kaya kapag sinasabi po ng iba na nanalo daw po yung China, ang totoo po niyan hindi. Gagawa at gagawa ng paraan si Satan para tulungan yung kanyang alyansa, yung political power, para mas makapag-influence sa mas maraming tao. Every time na mayroong nilalabas na bago ang United States, lahat ng bansa nagsusunod-sunuran po sa kapangyarihan ng United States of America, no? Kaya nga, ang Pilipinas nga po ay sinasabing tuta daw po ng kano. It's because ganun kalaki yung influence nito sa atin pong bansa. Ngayon, alam na natin yung ibig sabihin ng Babylon sa huling panahon at alam na po natin yung kanila pong mga identities, no? Na inaabangan ni Satan at yung function nila na kaya pala inaabangan ni Satan ito ay para tuluyang wasakin ang bayan ng ating pong Panginoon o ang mga tunay na mananampalataya. Ngayon, ang question, since meron na tayong idea kung saan magmumula, linawin natin kung ano yung tatak ng hayop or ano yung mark of the beast. Ito ba ay microchips? O ito ba ay may isang napaka-importanting mensahe kung ano ang specific na tanda? According po sa Revelation chapter 13 verse 16, sabi dito, ang lahat, ang hamak at ang dakila, mayaman, mga dukha, ang mga malaya at mga alipin ay pinalalagyan nito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Sabi po sa talata. Sa sumunod nitong pagbabanggit, upang walang sino mang makabili o makapagbili, maliban ang may tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng pangalan nito. Kailangan dito ang karunungan. Ang may pangunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang nito ay 666. 666. So hindi po ito COVID, mga kapatid at mga taga-subaybay, kasi may kumakalat ngayon na COVID daw ito. Eh sabi ho dito, pangalan ng tao or
ayan po, pangalan or bilang ng isang tao, hindi po sinasabing bilang ng isang virus. At hindi po tao ang COVID. Ano? Ngayon, ano ang kanyang meaning at bago yon, ano yung dapat nating linawin? Ito po yung gusto ko pong linawin sa bawat isa. Ang binabanggit po na 666 o yung 666 ay hindi po siya ang pantatak, kundi ito ang pangalan ng mismong magtatatak. In short po, yung 666, hindi po yan yung mismong ilalagay, itatatak ng kalaban sa isang tao. Ano ho, o sa isang mananampalataya. Hindi po yan ang mark of the beast. Yan po ang name ng beast. Mga taga-subaybay at mga taga-sunod. Taga-subaybay at taga-sunod sa programa kong ito. Ngayon, sabi po dito sa Revelation chapter 13, meron po akong isang nabasa sa Revelation 13. Commentary po ito mula po sa librong The Mark. No, the beast rules the world, according po sa The Mark of the Beast. So sabi dito, the reason why most Christians don't know what is the mark of the beast is because they don't know who the beast is. Ang reason daw, bakit hindi alam ng mga tao kung ano ang mark of the beast kasi hindi nila kilala kung sino ang beast. O, malinaw po yung pagkakasabi po dyan, mga kapatid at mga taga-subaybay sa programa pong ito. Pero kanina nakita natin sa atin pong pinag-aralan na meron pong tinatawag na palatandaan ang beast na ito. At ang beast na tinutukoy ay wala pong iba kundi ang Roman Catholic Church. Ayan, malinaw na po yung ating pinag-aralan. Kaya ngayon, titignan natin mula sa kanila kung ano ang kanilang pantatak. Pero again, gusto ko po munang bigyan ng linaw yung pong salita na ginamit na 666 na sinabi ho natin na ito po ay pangalan ng beast at hindi po ito yung tatak ng beast, no? Ito ay ang pangalan ng beast. Ano po itong pangalan ng beast na ito? Lumabas po ito sa Our Sunday Visitor. Ano po? Lumabas po ito sa Our Sunday Visitor na isang Catholic magazine na kung saan dun po sa Pope's Mitre o yung pong suot-suot ng papacy o ng papa na para pong corona, may nakasulat po dyan na salitang Vicarius Filii Dei. Okay? Meron pong nakasulat na Vicarius Filii Dei or Vicar of the Son of God. Lumabas po yan noong April 18, 1915, noong Sunday Visitor. Ang ibig sabihin po niyan ay substitute ni Kristo o siya po ang Diyos sa lupa. Ngayon po, after 4 years mula po sa Our Sunday Visitor, yung pong nagsulat po niyan ay tinanggal po ang kanya pong komento pagdating po sa Pope's Mitre. Kaya wala na tayong makikita ngayon. Ganun pa man, ang makita natin ay thousands of evidences na nagsasabi na yung papacy nga, siya daw ang Diyos sa lupa. And that is simply to say na siya nga po ang Vicar of Christ na pinaniniwalaan po nila. Ngayon, tignan po ninyo yung salitang Vicarius Filii Dei. Pag kinumpute po ninyo yan mula po sa pag-aaral, kanina historical, tinignan natin ngayon, itong circumstantial evidence, may kita natin na pag tinignan ninyo yung Roman numerals niya sa kanyang corresponding numbers, ang lalabas po dyan ay yung 666. Ano, yan yung pangalan po ng hayop. Hindi po yan yung mark of the beast. Ngayon, kung alam na natin kung sino yung beast, ang tanong, ano ang tatak? Ano ang pantatak nitong beast na ito? Okay? So, na-identify na natin kung sino yung hayop. Ito po yung Roman Catholic Church with the leadership of papacy. Ano po yung kanyang tatak? Sabi po sa pinag-aaralan po natin, what a pity that it comes branded with the mark of paganism. Yun daw pong tatak ay konektado sa mark of paganism and christened with the name of the Son of God, yung ginawang Kristiyano na pangalan ng Diyos ng Araw, when adopted and sanctioned by the papal apostasy and bequeathed as a sacred legacy to Protestantism. So meron yung kanyang mark of the beast o yung marka ng hayop ay konektado po sa mark of paganism at konektado din po sa pagsamba po sa Diyos ng Araw. Oh. Ngayon, ang tanong, what is the mark of the beast? Okay?
Ang tanong sa atin, what is the mark of the beast? Ang sagot, of course, according po sa book ng Catholic Church, of course, the Catholic Church claims that the change was her act and the act is the mark of her ecclesiastical power and authority in religious matters. Ano po yung kanya pong tatak? Ito na ho. Sabi po dito, sa mula po sa kanilang libro, no, keep the first day of the week, Sunday, and lo, the entire civilized world bows in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. Ano daw po ang sabi? Ang tanda daw po ng beast o ng Catholic Church ay wala pong iba kundi ang Sunday keeping. Ano, yung pangingilin ng araw ng Linggo. Pero ang question, meron na ba ang mga tao ng tanda ng hayop? Bilang paglilinaw, sabi po dito, wala pang makatatanggap nito hanggang sa maipatupad ito bilang batas at magsanib ang politika at reliyon. Since ang context po nito, mga kapatid at mga taga-subaybay, ay yung pagsasanib ng Katoliko at ng political power, United States of America, the moment na sila po'y nagsanib, that's the starting point. Gagawin po nilang batas ang Sunday upang, ano po, upang maging paraan. At ito nga po, once na naging batas o maging international Sunday law, that's the time na ito'y magiging mark of the beast. Ayan. So ngayon, baka pagtawanan ninyo, maipapasa ba ang batas tungkol sa pambuong mundo na pangingilin ng araw ng Linggo? Baka sabihin ninyo, Brother Blessing, para namang beat yan. Para namang fairy tale story yan. Pero ito ang masabi ko. Way back 2008, no, sa ABC News, kung saan ito'y inilabas po sa iba't ibang mga bansa. Sabi dito, Sunday shopping banned in Croatia. O ha? So ano daw pong sabi dyan? Binan po sa Croatia. O ano pa? Nagkaroon po ng official na website. Ang sabi po dito, this in America back in February, CBS News, a leading news in America, had an article entitled 30 years of Sunday morning as a history of Sunday, and it was very interesting article. It was telling about a book written by the author Judith Solevitz. Ano po yung kanyang sinulat dun po sa kanyang 30 years of Sunday morning. Writer Judith Solevitz, in her upcoming book, The Sabbath World, in a world of 24/7 commerce, she's pushing for a return to laws that would shut down businesses one day a week. Oh, ano daw yun? Which bring us back to the Puritans of the 1630s. Their measures may now seem extreme. Sunday observance was required on pain of death. But what if they were actually unto something? Ano daw po ang sabi niya? Yung pong 30 years of Sunday morning ay nagbabanggit or nag-a-advise na magkaroon po ng kapahingahan ng isang araw sa loob ng pitong araw. At ito nga po ay maibabalik doon pong panahon ng mga Puritans way back 1630 na may kaugnayan sa Sunday observance, no? At sa pagkakataong ito, Sunday observance, in a sense, na meron na po siyang kaakibat na batas kapag ikaw ay sumuway, it requires death or pain of death. Sa Germany, nagkaroon po ng German Court Enforces Day of Rest noong pong December 3, 2009. Ang tawag po dito, mga kapatid at mga taga-subaybay, ito po ay Blue Sunday Laws. Nagkakaroon na po ng local manifestation ang Sunday law. Ang inaabangan po nating mangyari para ito ay maging completely tatak ay kapag nagkaroon ng international Sunday law. Ngayon, baka sabihin niyo hindi pwedeng mangyari. Well, ito lang po ang masabi ko. Natatandaan niyo po ba nung nawagan po si President Duterte dito po sa Pilipinas na magkaroon ng Sunday prayer? Bakit yung prayer meron pong association sa Sunday? Hindi po ba kayo nagtataka? Ano pa? O dito po sa binabanggit po, the conference was organized by the European Sunday Alliance with the aim of raising awareness of the importance of decent working hours and work-free Sundays. Some 65 civil society organizations, trade unions, and churches were represented at the event at the European Economic and Social Committee. Meron pong sa Brussels po yan, no? Meron pong ginagawa silang unti-unting pagsulong ng isa pong batas tungkol po sa araw ng Linggo.
At yung pong mga Blue Sunday loss ngayon, yun po yung mga ginawa ho nila na family time. And then next, ang gagawin po nila ay wala pong iba kundi yung reinforcing na nito sa mga taong talagang Sunday law, no? Kaya sabi daw, now they have what's called the European Sunday Alliance. An alliance of some 65 plus organizations with the purpose of making Sunday a day off, hindi na po Sabat. Nakita natin nung pong nakalipas na yung Sabat, ito talaga yung day off or Sabat keeping na ibinigay ng Diyos. Pero ito yung pinalitan ng kaaway, ng Diablo, na walang iba kundi si Satan. No? Ngayon, balikan ho natin yung pong mga testimony kagaya ni Pope John Paul II, no, noong May 31, 1998, sa kanyang sulat na Apostolic Letter Jes Domini. Sabi niya dito, therefore, also in the particular circumstances of our own time, Christians will naturally strive to ensure that civil legislation respects their duty to keep Sunday holy. O ano daw po ang sabi diyan? They are striving to ensure the civil legislation respect their duty to keep Sunday holy. O ano po? So kung papansinin po ninyo, unti-unti na po na nagkakaroon po ng civil legislation for respecting the civil Sunday keeping as a holiday, no? Ngayon, sa pagpapatuloy ng ating pong pinag-aaralan, sabi po itong, bakit kung ito nga ay tumutukoy sa Sunday keeping, bakit ilalagay po sa kamay? Bakit ilalagay sa noo? O sabi di ba sa Revelation 13 verse 16, ang lahat hamak, dakila, mayaman at mga dukha, ang mga malaya at mga alipin ay pinaglagyan nito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa loob. O, kasi po, ayon po sa Deuteronomy 11 verse 18, yung po kasi noo at yung po kanyang kamay, sabi nga dito, kaya't inyong ilalagak ang mga salita kong ito sa inyong puso at sa inyong kaluluwa at inyong itatali na pinaka tanda sa inyong kamay at magiging pinakatali sa inyong noo. Yung pong noong tinutukoy kasi yung frontal lobes, that is the part of our brain na nagkakaroon po ng decision making. Then yung pong tali sa kamay, sa kanang kamay, sa Bible, it means no ng paggawa or pagkilos. Therefore, yung pong Sunday keeping, kaugnay po ito sa tinatawag po nating pagtanggap sa pangingili ng Sunday na mayroong kaakibat na paggawa. The moment na ginagawa mo siya, yun po yung nagiging tanda. Pero siya po yung magiging tanda ng hayop pag nagsama ang state at ang religion. Ngayon, nakita natin na ito'y part ng great controversy. Baka sabihin niyo, Brother Presi, eh paano mo mapapakita pa talaga na talagang sabat yan? O, itignan ho natin. Alam ho ninyo, sa Revelation 13, meron pong ginawa si Satan na kalaban po ang sampung utos. Meron po siyang atake, no? Ito yung atake ng hayop sa sampung utos kasi ayaw niya yung sampung utos eh. O kaya, ang gagawin niya sa Revelation 13, ikabaliktaran ng utos na ibinigay ng Diyos. O, Revelation 13:15, sabi dito, at pinahintulutang makapagbigay ng hininga sa larawan ng halimaw upang ang larawan ng halimaw ay makapagsalita at hindi may papatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng halimaw. O, sabi diyan, sumasamba sa larawan ng halimaw. Ano ang unang utos na kinukontra ng halimaw? Ang kinukontra ng halimaw, yung huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Sabi po ng Panginoon yun. E ang sabi ng halimaw, sumamba daw sa kanyang larawan. O kita ho ninyo ha, yung magkalaban. Ang utos ng Diyos, huwag kang sumamba sa ibang Diyos. Ang utos ng halimaw, sumamba ka sa larawan ng halimaw. O pangalawa, sabi dito, at nadadaya nito ang mga naninirahan sa lupa dahil sa mga tanda na pinahintulutang gawin nito sa paningin ng halimaw na sinasabi sa mga naninirahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng halimaw na sinugatan ng tabak ngunit na buhay. O ano po ang sabi diyan? Gumawa daw po ng larawan. Ano ang ikalawang utos? Sabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng inanyo ang larawan. Ano ang sabi ng halimaw? Gumawa ka ng isang larawan para sumamba. O ha? So kung titignan ho ninyo, yung pong pagkakasunod-sunod,
O ito na po yung pangatlong utos. Sabi po sa pangatlong utos na binabanggit po sa Bible na inaayawan po ng halimaw at kinukontra ho ang kautusan ng Diyos, ibinuka niya ang kanyang bibig upang magsalita ng mga kalapastanganan sa Diyos, upang lapastanganin ang kanyang pangalan at ang kanyang tahanan, gayon din ang mga naninirahan sa langit. Magsasalita daw po ng kalapastanganan. Ano po ang equivalent niyan na word sa Bible? Pamumusong. O, yung pong ikatlong utos, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Samantalang itong halimaw, sabi niya, hindi, okay lang, gamitin mo yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Yun yung paglapastangan sa pangalan ng Diyos. Tingnan ho ninyo, baliktad, yung utos ng Diablo at utos ng Diyos. So iniisa-isa niya yung may kinalaman sa sampung utos. Kaya yung ikaapat na utos, no, ikaapat na utos ng halimaw, upang walang sino mang makapagbili, malibang ang may tanda. Ano po ito? Ano po ba yung ikaapat na utos sa sampung utos ng Diyos na kinukontra nitong halimaw? Eh wala pong iba kundi yung pong araw po ng Sabat. Kaya yung sa halimaw, araw naman po ng Linggo. Kaya kung titignan po ninyo yung structural parallel na tinatawag, no, sabi dun sa Exodus, yung utos ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Sabi nung halimaw, worship the beast. Worship me. O ikalawang utos, thou shall not make any graven image. Ang sabi niya, gumawa ka ng image ng beast. O yung ikatlong utos ng Diyos, thou shall not take the name of the Lord in vain. Ang sabi nung beast, magsalita tayo ng kapusungan. Walang kakwenta-kwentang bagay sa pangalan ng Diyos. Blasphemies. Yung ikaapat na utos, remember the Sabbath day. Yun yung panlaban ng beast naman ay ang mark of the beast na walang iba kundi Sunday keeping. Ngayon, pag-usapan po natin, nakita natin ng malinaw po ngayon na yung mark of the beast ay walang iba kundi yung Sunday law. Ngayon, ano ngayon ang seal of God? Kasi wala namang kwenta yung ating pinag-aaralan kung hindi natin pag-uusapan yung seal of God. Ano ang seal of God? Ito po ay yung Sabat. Pansinin po ninyo sa Exodus chapter 20 verse 12. Bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat bilang isang tanda sa pagitan ko at nila upang kanilang malaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. Ang binubuo po ng seal, mga kapatid at mga taga-subaybay, ay authenticated document. No? Authenticated document na meron po siyang pangalan, titulo, at teritoryo. Example, sa Office of the President, meron pong pangalan, Rodrigo Roa Duterte. Number two, yung kanyang title, President, yung kanyang nasasakupan or territory, number three is Philippines. Sa Bible, kaya po naging seal ang fourth commandment o ang Sabbath, dahil kung titignan ninyo, present po doon. Pag binasa po ninyo ito, yung alalahanin mo ang araw ng Sabbath, upang ingatan itong banal, anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain, ang ikapitong araw ay sa Panginoon mong Diyos. Sa araw nito ay huwag kang gagawa ng anuman gawain, ikaw ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Sumunod na talata, sabi diyan, sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at ang lahat ng naroroon. At nagpahinga sa ikapitong araw, sapagkat binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Ano po yung napansin ninyo? Meron pong tatlong content na makikita natin sa seal na ibinibigay din po sa atin. Mula po sa Exodus chapter 20 verses 8 to 11. Number one is yung title, Panginoong Diyos. In other languages, especially yung Hebrew, merong tetragrammaton ng reading ay Yahweh. No? Ano po yung title niya? Ano po yung kanyang posisyon? Siya po yung creator o siya po yung lumikha? Ano po yung kanyang territory? Langit at ang lupa, saan po natin nakita yan? Doon po, sa Exodus chapter 20 verses 8 to 11, yung pong araw ng Sabat. Ang reason kung bakit ka nangingili ng araw ng Sabat, ibinabalik ka nito sa creation period. Ibig sabihin, pag ikaw ay binabalik sa creation period, binibigyan ka ng chance ng Diyos na mas maunawaan na siya po ay creator. Ano? Kasi kapag hindi mo inaalala na nangingilin ka ng araw ng Sabat at hindi mo naalala na siya ay creator, lumalaki yung tenga at ulo natin. Bakit?
sinasabi natin mas magaling tayo sa kanya. Pero hindi natin naaalala na tayo lamang ay nilikha ng Diyos. Kaya nga po pag-araw ng Sabat, pag ikaw ay nangilin, in-acknowledge mo na siya ay tunay ng Diyos at nakikita ang iyong pagiging mapagkumbaba. Ganun kaimportante yung araw ng Sabat. Kaya ito po ay ibinigay ng Diyos bilang tatak po sa atin. Kaya sabi po sa aklat po ng banal na kasulatan, no, sa aklat po ng Exodus, yun daw pong word na Shabbat, no? Sabi, the word Sabbath itself means the sign or the seal of the Father. Kaya, a spirit-filled Christians that is keeping the seventh-day Sabbath truly has the seal of God. Tayo po ay nasa huling kapanahunan na. Makikita at nakikita ho natin yung paglago ng ginagawa po ni Satan upang siraing tuluyan ang bayan ng Diyos. Upang tayo ay wakasan. Sa Revelation chapter 13 verse 8, ang lahat ng naninirahan sa lupa ay sasamba sa kanya. Ang lahat ng pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinaslang buhat ng itatag ang sanlibutan. Ang pinag-uusapan natin dito, may mga taong mapapahamak, hindi natin maiwasan, pero may mga taong manunumbalik sa Diyos. At yung mga taong napapahamak ay hindi po nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay ng kordero. Kaya po wag po kayong mawawala sa atin pong mga naiilang topic na lang, naiilang paksa na pag-aaralan sa mga susunod pong gabi, sapagkat doon natin malalaman kung paano palang maisulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay at maiwasan natin ang hindi maiiwasan pong kapahamakan ng mga tao na ayaw sumunod sa Panginoon. Ano ho? Ngayon, ang gusto nating lahat ay makarating sa langit na bayan. Ang gusto nating lahat ay sama ang ating Panginoon sa isang bayan na napakaganda, isang bayan na punong-puno ng pag-asa, wala nang kakulangan tubig, wala na pong matinding extension ng ECQ. Ano ho? Wala na rin pong matinding virus na kakalat. Lahat po dito masaya. Lahat po dito ay nagkakaroon ng pag-asa sapagkat ito po ang langit na bayan. The moment na ang Panginoon ay dumating at ikaw ay nakita niya at nasumpungan niya na mayroong pananampalataya sa kanya, ikaw ay isa sa magmamana sa buhay na walang hanggan na gustong ibigay ng Panginoon. At sa langit na bayan, wala po nung nangangagat na leon. Magkalaro po ang leon doon, punong-puno po ng pag-asa at ganoon din ng kapayapaan ang lahat ng tao sa langit na bayan. Alam mo ninyo, bago po ako magtapos, meron daw pong isang lalaki, bata, na nung lumaki siya, nagkaroon po siya ng malaking kasalanan. At siya po ay nasa korte. At habang siya po ay nasa korte, nakita niya yung judge. Sabi niya, "Judge, you look familiar." Sabi nung judge, "Okay, you look familiar too." So sabi nung lalaki, naalala ko na. 'Di ba ikaw yung tumulong sa akin na nung nangangabayo ako, didiretso sana yung kabayong sinasakyan ko sa bangin at ikaw yung humarang sa kabayo at pumigil at nailigtas ako nung ako ay bata pa." Sabi nung judge, ako ngayon." Sabi ngayon nung lalaki, "Judge, this time, meron akong malaking krimen. Can you save me again?" Sabi po ng judge, "Then I was your savior. Today, I am your judge." Mga kapatid at mga taga-subaybay, ang Panginoon sa mga oras na ito'y binibigyan tayo ng panahon na magsisi. Ngayon, siya'y atin pong magliligtas. Siya po ang magliligtas sa atin sa lahat ng oras. Pero mayroon pong putol, mayroon pong katapusan iyon. Dahil pagkatapos po na siya'y maging savior, siya po ay lalabas sa the most holy place bilang isang tagahukom. Sa panahon na yun, kailanman hindi niya na po tayo pwedeng iligtas, kundi pwede niya na tayong hukuman lalo na kung tayo'y gumawa ng mga kasalanan. Nasa atin po ang pagpili kung ano ang atin pong gugustuhin. Pipiliin po ba natin ang senyales o ang sign ng Diablo o ang sign ng ating Panginoon?
susundan ba natin ang halimaw sa kanyang pangunguna sa pag-i-implement ng mga kautosang laban sa kautosan ng Diyos? O ngayon pa lang ay magtitiwala tayo sa Panginoon upang pagkatiwalaan siya na susundin natin ang kanyang mga utos na kapag sinunod natin, wala naman pong mawawala. Mga kapatid at mga taga-subaybay, kung ikaw ngayon ay nanonood sa programang ito, I'm sure tinitingnan ka ng Diyos sa sagot na gusto mong sabihin sa Kanya. Nasa iyo kung ano ang gusto mong gawin. Pero tandaan mo, namatay ang Diyos para sa iyo. Pipiliin mo pa bang mapalayo sa Kanya? Kung ramdam mo na ikaw naman ay lumayo sa Panginoon, sa oras na ito, hindi po napuputol ang pagkakataon na tayo ay manumbalik, magsisi, at magkaroon uli ng panibagong buhay kay Kristo. Sapagkat willing siyang tanggapin tayo kahit gaano man kalaki o kapula ang atin pong mga kasalanan, sapagkat mahal na mahal tayo ni Kristo. Ang kailangan lang natin, manumbalik sa Kanya sapagkat ayaw niya na mahawa tayo sa salot na Kanyang ibubuhos. Kapag siya'y dumating, gusto niya makasama Kanya sa langit na bayan. Ito po yung paksa nating pinamagatang The Mark of the Beast, na wala pong iba kundi Sunday Law. Mga kapatid at mga taga-subaybay, atin pong pag-aaralan ang mga napaka-importante pang paksa na nakikira. At ito pong mga paksang ito, mapapakinggan natin kung ano ang ibig sabihin ng impyerno, papaano natin mapapatala ang ating pangalan sa aklat ng buhay, at papaano tayo magkakaroon ng tamang relasyon kay Kristo, at ano ba ang huling gagawin ng Babylonia. So atin pong pagmasdan at atin pong pakinggan ang mga susunod pong mga detalye ng ating pag-aaralan, at sama-sama tayong pagpalain ng Diyos na atin pong tagapagligtas upang mas lalo tayong lumago sa ating pananampalataya. Piliin natin si Kristo na ating tagapagligtas. Magandang gabi po. Ako po si Brother Bessie. God bless you, and to God be the glory. Amen. 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 Mga kapatid, tayo ay manalangin. Ating iyo po ang ating mga ulo sa panalangin. Dakila at banal naming Ama, Diyos na ba makapangyarihan, maraming salamat po sa patuloy niyo pong pag-iingat sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, at ikaw ay lagi naming kasama. Maraming salamat sa teknolohiya na siyang aming ginagamit ngayon upang ang bayan ng Diyos ay patuloy na mangaral at mag-aral ng iyong banal na salita. Nawa po, Panginoon, na ang salita na aming napakinggan gabi-gabi na nagmula sa iyo ay magpalakas ng aming pananampalataya at magpalago ng aming kalaman upang ang kalamang ito ay aming namang maibahagi sa aming mga kamag-anak at sa aming mga kaibigan na hindi pa nakakaalam ng katotohanan. At amin din pong hinihiling, katukin niyo po ang mga puso at isipan ng mga taong hindi pa nakakaalam ng katotohanan upang sa gayon kayo'y kinilalanin nila na Panginoon ng kanilang buhay at personal na lang tagapagligtas. Pagpalain niyo din po, Panginoon, ang lahat ng sumusubaybay at nakikinig sa programang ito. Gayon din ang lahat ng aming mga kapatiran at ang aming tagapagsalita gabi-gabi na si Brother Bessie. Patuloy po siyang pagkalooban ng katalinuhan na nagmula sa langit. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig at pagmamahal. Ano man pong pagkukulang at kasala
ang nasumpungan niyo po sa amin. Amin pong hinihingi ang iyong kapatawaran. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pagtugon. Ito po aming dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Para po sa ating pagtatapos, awitin po natin ang ating side by side. Lenoy, thank you. Good night. Good night.